Welcome, welcome! Welcome ulit sa part 3 ng ating lecture sa Crop Science 1, Introduction. Huli na sana to eh, kaso kailangan putulin. Di na kayang i-edit ng laptop. Kaya tuloy, may part 4. Anyway, natapos na ang overview, tapos na din ang challenges in agriculture, at ngayon pag-usapan naman natin yung mga challenges na kinakaharap ng Philippine agriculture. Ang Pilipinas ay agricultural country. Pero marami sa mga economic managers ng bansa natin ay mas binibigyang pansin ang industrialisasyon ng bansa. Palibhasa kasi mga inutil na to! Eto ah, maraming mga mayayamang bansa gaya ng US at yung mga bansa sa Europa ay unang na-develop ang kanilang agriculture sector. Unang na-develop ang agriculture bago pa yung industrialization. Tignan mo na nga lang ang Japan, Taiwan at Israel. State of the art pa ang agriculture nila doon. At karamihan naman ng mga raw materials na kakailanganin ng industrial sector ay galing naman sa agriculture sector. Pero dito sa Pilipinas nakakalungkot at ang improvement ay napakabagal. Napakababa na nga ng export natin, panay pa ang angkat natin ng bigas at kung ano-ano pang agricultural products. Kulang ang supply? Magkukulang talaga dahil hindi makasabay ang development ng agriculture sa paglaki ng populasyon ng Pilipinas. At ito pa ang masakit. As of 2009, 41.4% ng mga mangingisda at 36.7% ng mga magsasaka, parehong nasa sektor ng agrikultura yan, ay naghihirap. Samantalang sa ibang bansa, yung mansion dito, garahe lang ng traktor nila. Yung presyo ng pinagmamayabang mong bahay, pang greenhouse lang nila. Yung bago mong pick-up, pang hakot lang nila. Kaawa-awa talagang kalagayan ng mga maraming magsasaka natin dahil kung sino pa yung mga nagproproduce ng pagkain, sila pa yung di sigurado ang kakainin. Paanong di magkukulang ang pagkain e pagkatapos ng anihan, ipagbibili ang naani sa mapapamura ka talaga na halaga, tapos ipambabayad lang ng utang, and the cycle goes on. Ayon din sa report dito sa FAO, decrease in productivity, high production cost, low government support have led to crisis in Philippine agriculture. At ito pa isang malala, corruption. Mula sa mga small time na hindi lumalabas sa media hanggang sa lantaran ng pangungurakot. Mula sa 75 billion pesos na Coco Levy Fund noong panahon ni Marcos hanggang sa 200 million pesos na fertilizer fund scam na dawit ang pangalan ni Gloria Arroyo. Ayan, si Janet Napolis at kung sino-sino pang mga inayupa! Sa corruption na ito. Alam niyo, opinion ko lang ha, mukhang marerentag na ako nito ha. Pero pakiramdam ko, tama ako eh. Ang gobyerno ay isa ng malaking sindikato. Siyempre, hindi naman lahat ang mga nasa gobyerno, mga ungas ano. Pero talagang marami ang mga inutil na to! Mga inayupa! Ito na lang, hindi na sa agriculture to, pero itong 15 billion pesos ng PhilHealth at nung DOH. Palalampasin ko na lang sana eh kung million eh. 1 million, 5 million, pero hindi eh, billion eh. Mapapakwan ka na lang talaga eh, mapapa... Isa rin ugok. Pilipinas ang piliin mga kapatid. Marami na sa mga politiko ang dapat nasa bilibid na, pero nag-wheelchair lang. Nilagyan lang ng brace yung leeg, katapos ng ilang taon, laya na naman. Nakulong na, naging senador na naman. Nasayawan lang kayo ng budos, binoto nyo naman. Eto pa. Mas masaya siguro pag Adonis na lang tong mga to eh. Kaya mga brothers and sisters, election man o hindi, huwag sanang maging bobo! Ito pa ang problema ng Pilipinas. Dahil kokonti na ang mga kabataang naka-engage sa agriculture, ang average na edad ng mga magsasaka sa Pilipinas ay nasa 57 years old. Halos senior citizen na. Bakit nga ba hindi attractive sa kabataan ang agriculture? Sa pananaw nila, no money from farming, low income, walang dignidad sa pagsasaka, boring, puro na lang trabaho, para lang sa mga dropout yan, agriculture na yan. Hindi natin masisisi ang ganyang pananaw dahil una, iyan ang mindset ng mga matatanda nating mga magsasaka na hindi na in-improve ang katilang pagsasaka at ipinasa sa mga anak nila na pinag-aral nila ng engineering, nursing, doktor, lawyer, etc. Tama? Anak, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho at hindi ka matulad sa akin na nagsasaka lang. Nagsasaka lang. Nagsasaka lang. Tama, di ba? Yun yung toxic mindset na ipinasa mismo ng maraming mga matatandang magsasaka na hindi na nag-innovate ng kanilang practices. Kaya yan tuloy ang pananaw ng marami at yun ang kailangan nating baguhin.
Farming is hard work talaga. Dahil pagdating sa mechanization, nangungulelat din tayo. Kung ikukumpara natin ang mechanization level o yung paggamit ng makinarya dito sa Pilipinas, malayong malayo tayo sa ibang bansa. Sa Japan, kahit mga senior na yung mga farmers doon, okay lang dahil gamit nila mechanized from planting to harvesting. Siguro ngayon umangat naman na ang mechanization level natin dito sa Pilipinas kasi kung mapapansin ninyo, naglipa na yung mga tractor at yung mga harvester, which I believe is a good sign. Ito rin yung problema ng mga kabataan na gustong magsaka. Unang-una is lupa. Marami sa mga kabataan gusto mag-engage sa agriculture ang wala namang sakahing lupa. Pero kung tutusin, malawak pang Pilipinas. Dito na lang sa Zambales o yung mga bulubundukin natin na pwedeng-pwede for agroforestry. Mga mayayaman lang naman kasi ang nakakarami. Sana yung project nung DAR ay mas mapalawak at mas mapabilis pa yung implementation at nang maraming agriculture graduates yung makinabang. Ikalawa ay yung access sa pautang. Although may programa naman dyan para sa mga pautang, limitado pa rin yung mga nag-a-avail. Opinion ko lang kung bakit. Yung mindset na takot mangutang lalo na kapag pang negosyo. Pero subukan mong Sniper 155 or Aerox 155 yan. Zero down payment, no interest, payable in 5 years. At tignan mo magsisipagkuhanan yan. Diba? Ano mga ma'am sir, kukuha na po ba kayo? Kahit wala pong lisensya, okay lang. Kung madisgrasya at mamatay po kayo, meron po tayong burial assistance. Meron nang ino-offer na anyo or kayang land back for youth and not so young farmers. I hope marami ang mag-a-avail, but the mindset of the youth na gustong mag-engage sa agriculture should be changed for better. Next is kakulangan sa support services gaya ng research, extension, affordable seeds, market, etc. Ito pa, farm mechanization and yung legacy ng chemical farming. Dito dapat ma-educate yung mga kabataang magsasaka sa sustainable agriculture, especially in these times na kung saan yung epekto ng climate change is lumalala na. Okay, asa na nga ba tayo kung ikukumpara tayo sa mga karating bansa sa Southeast Asia? Una, tignan natin ang halaga ng mga na-export nating mga agricultural products kumpara sa ibang bansa sa ASEAN. Nasaan na nga ba tayo? Ayun, naunahan pa tayo ng Vietnam. Isipin ninyo ang Vietnam ha, ilang dekada. Take note, dekada hindi taon na nagdusa sa giyera yung Vietnam War. Pero asa na sila ngayon? Ayun, nilampasan na tayo, nilampaso na tayo. Okay lang maging huli sana tayo eh, pero yung katotohanan na hindi na tayo umangat kumpara sa ibang bansa na doble, triple ang inangat nila kaysa sa atin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan eh, kasi sa pagtanggap ng katotohanan ay susunod yung pagnanasa na magbago. And before I end this part, food for thought lang class ha. If good things last forever, would we appreciate how precious they are? Huwag nyo nang hintayin sambitin pa yung isa na siguro sa mga pinakamalungkot na salita. Sayang.